Mula sa pamahalaang palalawiga ng Oriental Mindoro, ako si Franklin Zandeleon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, mga karagdagang proyektong pambarangay sa Bako, pinasinayaan. Daan-daang Mindorenyong binipisyaryo ng DOH High 5 Health Caravan. Sa pagdatangkang pangingikil ng 15 milyong piso kapalit ng pagka-absuelto sa kaso, Mahistrado ng Sandigambayan kinasuhan ni Governor Umali. Oriental Mindoro ABC President Umali bagong SPX official member. Maximum tolerance sa mga suspect at inmates dapat pairarin ng PNP ay sa Commission on Human Rights. Maging food basket ang San Teodoro ng Lalawigan, pangarap ni Mayor P. Let examination isa sa gawa. At tampok ko namin sa edisyong ito ang batang Mindoreño na pumasok sa The Voice Kids Season 2 Blind Audition. Sumisikat na balita, hindi alintana ni Governor Umali ang papalapit na eleksyon sa 2016. Para sa kanya, tuloy-tuloy lamang siya sa regular ng ginagawang paglingkod sa ating mga kababayan. Bagamat wala pang lumilitaw na magiging katunggali ng punong lalawigan sa 2016 eleksyon, tuloy-tuloy pa rin si Governor Umali sa pagkakaloob ng mga proyekto sa mga barangay sa iba't ibang bayan. Pinakahuling nakuna ng KPSM ang mga proyektong pambarangay na pinasinayaan sa bayan ng Bako. May balita si Pati Montales. Apat na proyektong pang-imprastruktura na kaloob ng pamahalaang panalawigan sa iba't ibang barangay sa bayan ng Bako ang sunod-sunod na namang pinasinayaan o 14 ng Hulyo. Pinangunahan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. ang pagpapasinaya kasama ang mga miyembro ng sangguniang panalawigan ng unang distrito na sina Bukal Ryan Arago, Bukal Apollo Ferraren, Bukal Rafael Infantado, Bukal Paulo Luna at Bukal Estela Malapitan. Naroon din sina Mayor Reynaldo Marco, Vice Mayor Frederick Castillo, mga kapitan ng barangay at kanilang sangguniang pambarangay. Pinakongkretong kalsada na nagkakahalaga ng 1 milyong piso ang unang pinasinayaan sa Barangay Katwiran 2. Mahalaga ang naturang kalsada sapagkat ito ang nagsisilbing daanan patungo ang mga barangay ng Katwiran 1, Mayagaw at Putikan, Cabulo. Buo ang puwersa ng sangguniang barangay na pinamumunuan ni Barangay Captain Mario H. Mutyangpili na nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat kay Gobernador Umali sa mga bukal at sa pamahalaang bayan sa walang sawang pagtugon sa kanilang mga kahilingan para sa kanilang mga kabarangay. Sunod na pinuntahan ang Barangay Burbuli kung saan 1 milyong pisong road concreting project din ang pinasinayaan. Sa nabanggit pa rin barangay, binisita ng gobernador ang river control project dito mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan na ginugulan ng 800,000 piso na may habang 18 lineal meters. Laking pasasalamat ng mga taga-barangay kay Gobernador Umali sa naturang proyekto sa pangungunan ni Barangay Captain Virgilio A. Atienza dahil napakalaking tulong ito sa kanilang lugar. Kapag malakas ang buhos ng ulan at tumagal ng ilang araw, mabilis na umaapaw ang tubig sa ilog at bumabaha sa kalsada at mga kabahayan na umaabot sa halos hanggang dibdib na 1 tao. Samantala, masayang sinlubong ng banda at ng mga mag-aaral, guro at mga magulang ang grupo ni Gobernador Umali upang pasinayaan isang classroom building na nagkakahalaga ng 800,000 piso sa Water Elementary School. Malaking karangalan para sa kanila na makadaupang palad ang mga opisyal na lalawigan na tumutulong sa kanila. Matindi nilang hindi dito natatapos ang pagtulong na ito ang paabot ni Barangay Captain Alvin B. Kabatay. Sa ngalan naman ng 7 regular na guro, 1 guro mula sa Papasaka at ng 200 estudyante, pasasalamat na nakarating ang gobernador sa kanilang lugar ang pahayag ni Dr. Eugenia Magpili, principal ng Water Elementary School.
Sa ngalan ng mga kanyang kapwa magulang, nawaan nila ay hindi magsawa sa pagsuporta ang gobernador sa kanilang paaralan ayon kay PTA President at Barangay Councilor Evangeline Banta. Ayon naman kay Gobernador Umali, hindi siya magsasawang tumulong sa Bako dahil nakikita niya ang pagpupursigi ng mga lokal na opisyal na puwla rin pa ito. Isa pa niya, matibay ang pagkakaisa ng mga mamamayan dito. Binanggit pa ng gobernador ilang malalaking proyektong ginagawa sa lawlawigan mula sa pamahalaang nasyonal. Ibinahagi rin ng gobernador na malapit na magkaroon ng katuparan ng kanyang pangarap na super bridge na magkokonekta sa lawlawigan at sa Batangas. Pinagmamalaki ng gobernador na sa maraming nagagawang proyekto ng kanyang pamunuan, wala silang utang kahit 5. Ayaw ni Ania na ang susunod na mamumuno sa kanya ay magbabayad pa ng utang. Magandang pamana at halimbawa ang nais niyang iwan sa mga susunod na mamumuno at lalo na sa mga mamamayan. Lubos na kailangan ng mga mamamayan, lalo na yung mga naghihirap nating kababayan, ang pag-alalay ng pamahalaan sa kanilang kalusugan. Kaya kamakailan lamang muling nagtuwang ang Pamahalaang Nasyonal at Pamahalaang Palalawigan sa pagkakaloob ng iba't ibang serbisyong medikal sa mga mamamayan, partikular sa mga nanay na nagdadalang tao at sa mga pangunahin nating mamamayan. Nagbabalita si Beverly Aguila. Dandang Mindoreñong nakinabang sa iba't ibang serbisyong pangkalusugang ipinagkaloob sa isinagawang High Impact 5 Health Caravan ng Department of Health noong 8 ng Hulyo sa Alfonso Umali Senior Memorial Gymnasium sa lungsod ng Calapan. Ang programa ay magkakatuwang na itinaguyod at pinangasiwaan ng DOH Center for Health Development 4B, Pamahalaang Panlalawigan at Pamahalaang Lungsod ng Calapan. Sa kanyang mensahe, ipinaliwanag ni DOH Region 4B Director Eduardo C. Janairo ang kahulugan ng programa ng DOH na High Impact 5. Ngayon, at ang bubulagok namin ay para ipaalam sa inyo yung limang proyekto, limang focus activities ng pagawaran ng kalusugan. Hindi ito basta medical mission. Ito ay isang medical mission na binigyan ng twist para magkaroon ng kahulugan at maitapat sa kalusugang pangkalahatan, lalo na doon sa high impact, five impact programs natin. Unang-una, ang nakapokus sa atin, maternal deaths. At itong pangalawa natin ipofocus, yung infant death at yung under 5 deaths. Ngayon, pangatlo, ay pang-apat po, binabantayan natin ang HIV/AIDS. Para po sa inyong kalaman, maganda na rin performance natin dahil for this year, since January, iisa lang ang AIDS case natin. Ang Service Delivery Network ay yung pagkakabit-kabit na kaalamang kalusugan at servisyong pangkalusugan mula sa bahay ninyo hanggang doon sa provincial hospital natin. So, sana po pagtulong-tulungan natin dahil hindi ito ang katapusan ng ating pagsasama-sama. Ibinahagi naman ni First District Representative Paulino Salvador Liachon na ang pagtutok sa limang mahalagang aspeto ng kalusugan ng mamamayan ay bahagi ng mga pagkilos upang makamit ang mga target base sa nilalaman ng Millennium Development Goals. Inilahad din niya ang kanyang mga hakbangin sa Kongreso kaugnay sa pagsusulong ng kapakanan ng mga barangay health workers. We already filed the bill in Congress and it's actually being deliberated sa committee. Ang atin po, tayo po ang proponent together with about 12 congressmen, tayo po ang main author. Yung ating pong PHWI, gusto natin maging permanente ng empleyado ng barangay. No? Parang kulang ang malakpak na dyan. Ipinahayag naman ni Mayor Arnan C. Panaligan na isa sa mga prioridad na programa ng pamahalaang lungsod ang pagtutok sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan dito. Patunay rito ang target na pagkakaroon ng 4 na rural health unit sa lungsod ng Calapan upang higit na makapaglingkod sa mas maraming taga rito at Karatig bayan. And we are willing and ready to cooperate and to collaborate with you. Sa city of Calapan, I can speak only for the city of Calapan, we are doing our best to promote healthcare delivery sa aming lungsod.
specifically sa promotive and preventive aspect of health. Ipinabot naman ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. ang kanyang mensahe ng buong pagsuporta sa gawain sa pamamagitan ni Provincial Consultant on Health, dating Bukal Romeo G. Infantado. Lahat ng programa ninyo, hindi po pwedeng hindi susuportahan ng Oriental Mindoro. At talagang ang Mindoro po naman nakakaangat siguro sa ibang probinsya, basta health ang pinag-uusapan. Dahil na rin po sa ating mga sisipag na health workers, ipagpatuloy ang pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Number one po sa atin ang ating kababayan. Kasabay ng programa ang pagbibigay ng iba't ibang health services, partikular sa mga pangunahing mamamayan, mga nagdadalang tao at mga may karamdaman. Sina Aling Milagros Gual ng Barangay Salong at Aling Dominga Cliofe ng Barangay Bundok ay dalawa lamang sa mga senior citizens na nabiyayaan ng serbisyong medikal tulad ng Pneumo Vaccine, libreng konsultasyon, blood testing, quantum magnetic resonance analyzer at iba pa. Nagpapasalamat ako kasi first time akong nakapagpaturok ng ganito. Wala kasi kaming perang pangbayan sa private, 700 yata. Kaya talagang thankful ako. Daanda ang mga buntis naman ang sumailalim sa Pregnant Health and Nutrition Education na pinagkaloban din ng pregnancy kit bilang pagtulong sa paghahanda para sa kanilang panganganak. Nakiisa sa gawain ng medical practitioners at health workers mula sa iba't ibang bayan at mga konsernadong ahensya sa lalawigan at sa rehiyon. Ang isang tahimik at pasensyosong tao, may hangganan din ang pasensya. Dumadating ang oras na napupuno rin at bumibigla na lamang ng pag-aksyon na tila itinutulak ng sitwasyon. At kapag lumalala na ang sitwasyon at sinasamantala ang pagiging tahimik ng isang tao, dumadating ang pagkakataong kinakailangan kumilos upang maipagtanggol naman niya ang kanyang sarili. Narito ang report. Kinasuhan ni Oriental Mindoro Governor Alfonso V. Umali Jr. ng grave misconduct sa Korte Suprema ang isang mahistrado ng Sandigan Bayan na tinangka siyang kikilan ng 15 milyong piso para maabsuelto sa kaso ng graft kung saan siya hinatulang nagkasala matapos na hindi niya ibigay ang hinihingi ng hukom. Kasong grave misconduct constituting violations of the Code of Judicial Conduct at gross ignorance of the law ang isinampa ni Umali laban kay Presiding Justice Jose R. Hernandez ng ika-apat na Dibisyon ng Sandigan Bayan na lumitis at humatol sa kanya kasama ang kanyang mga kapwa-akusadong sina dating Governor Rodolfo Valencia at Romualdo Bawasanta na nooy kabilang sa sangguniang panlalawigan. Ang kaso laban kina Governor Umali na pending sa Sandigan Bayan ay bunsod ng pagpasa ng Resolution Number 284-93 na nagbigay ng kapangyarihan kay dating Gobernador Valencia na pumasok sa isang credit agreement na nagkaloob ng 2.5 million pesos para sa operasyon ng MVAs na layong maglayag sa Calapan, Batangas, Batangas, Calapan Sea Route para tugunan ang pangangailangan ng mga Mindoreño noon dulot ng kalamidad na tumama sa lalawigan. Si Umali ay provincial administrator pa lamang noon sa panunungkulan ni Valencia bilang gobernador nang malagdaan ang kasunduan. With the filing of the administrative complaint, it becomes more imperative from the Honorable Presiding Justice to inhibit from further proceeding with the case, ani Umali. Nakasaad sa affidavit ni Umali na before the decision dated 20 April 2015 came out convicting respondents in criminal case 23624, my camp was approached by a certain Mr. Ruel Ricafort, a person who was very close to Justice Hernandez and his wife. Indeed, it was clearly emphasized to me that Mr. Ricafort is a cousin of the wife of Justice Hernandez. It was further relayed that if I wanted to be acquitted, all I needed to do was pay 15 million pesos to Justice Hernandez. Dagdag pa ng gobernador, sinabi ni Ricafort na ang alok ay isang one-time offer at ang nararapat niyang gawin ay take it or leave it. Ayon kay Governor Umali, nang tanggihan niya ang tangkang panghihingi ng 15 million pesos sa pamamagitan ng emisaryo ni Hernandez para siya mapawalang sala, tiniyak ni Hernandez na siya ay mahatulang nagkasala. Iniisip din niya na marahil may kinalaman din ito sa kapatid niyang si Representative Reynaldo Umali, isang longtime crusader laban sa korupsyon sa Hudikatura na isa sa mga pinaghihinalaang naging dahilan ng pagkasibak kay Justice Gregorio Ong na di umano'y matalik na kaibigan ni Hernandez.
bilang mahistrado ng korteng lumilitis sa mga kasong kriminal laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Mayroong kontrol si Hernandez sa buhay, kalayaan at ari-arian ng mga akusado maging sa kinabukasan nila bilang mga lingkod bayan. Nangangamba rin si Governor Umali na ang nangyari sa kanya ay maaaring maulit pa sa ibang lingkod bayan na mayurakan din ang kanilang legasya at mabuting pangalan. Sa naturang pangyayari, iniisip din ang punong lalawigan kung bakit nagkakaroon ng ganitong gawi mismo sa isang anti-graft court. Bagamat naghain ng motion for reconsideration si Governor Umali, sinabi nitong anumang pag-asang makakuha ng patas na hatol ay tila nawala nang sabihin di umano ni Hernandez kamakailan na you can always go to the Supreme Court. Samantala, sa kabilang panig naman ni Sandigan Bayan Associate Justice Samuel Martirez na umaaming isa sa mga matalik niyang kaibigan si Hernandez, ipinahayag nito sa isang news article na nalathala sa isang national daily na kung mapatutunayan na may katotohanan ang akusasyon kay Hernandez, siya mismo ang magpaparusa rito. Sa panig naman ng punong lalawigan, nakahanda nitong patunayan ang kanyang isinampang kaso sa tamang lugar at panahon. Susunod! Oriental Mindoro ABC President Umali, bagong SPX official member. Maximum tolerance sa mga suspect at inmates dapat pairali ng PNP ayon sa Commission on Human Rights. At maging food basket ang San Chudoro na lalawigan, pangarap ni Mayor P. Huwag po kayong maglilipat ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Kapitolyo para sa mamamayan. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulo. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok ng tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Maganda ang nagiging bunga ng pagkakaisa at pagkakasundo ng mga nanunungkulan sa lalawigan. Maging sa pamumuno, nagkakaroon ng pagbibigayan at paghahati ng termino sa paglilingkod sa mamamayan. Kaya naman sinasabing sa panahon lamang na ito nagbunga ng positibong pananaw ang pamunuan ng lalawigan. Nauna ang pagkakaroon ng paghahati sa termino sa Liga Municipal Mayors Oriental Mindoro Chapter sa pagitan ni Napansud Mayor Ronaldo Morada at Puerto Galera Mayor Hubert Dulor bilang pagkapangulo, kung saan nagbigay daan si Bansud Mayor Morada sa kalahati ng termino para kay Puerto Galera Dulor para sa natitirang kalahating taon. Ngayon naman, muli itong nangyari sa paghahati ng termino bilang Provincial ABC President sina Kapitana Bernardita Di Ariola ng Socorro at Barangay Ipil, Kapitan Paolo Lumali. Nagbabalita si Beverly Aguila. Nanumpa bilang pinakabagong kasapi ng sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro,
si Bukal Jean Paulo R. Umali sa harap ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dolor at ng mga kasapi ng SP noong 29 ng Hunyo sa Batasang Panlalawigan. Inaprubahan ng SP ang kapasyahang kumikilala kay Bukal Umali bilang bagong pangulo ng Association of Barangay Captains, Oriental Mindoro Chapter. Siya ang pumalit kay dating ABC President Bukal Bernardita D. Ariola mula sa bayan ng Socorro. Si Bukal Umali na kapitan ng Barangay Ipil sa bayan ng Bungabong ay naghahangad na makapag-ambag para sa pangkalahatang kaunlaran ng mga mamamayan at ng lalawigan. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga barangay captains, headed by their ABC, sa kanila po pagpapitiwala na binigay sa akin. Kasama niyo po na lahat po ng mga halika at pag-alanda ng programa po ng ating pong grupo ay ating pong tasamahan, mentor ng ating pong idol, siyempre po, ang ating pong ama na si Congress Arayu, sa kanyang mga programang Alfred and Condorice, sa kanyang pong mga programang mga infrastruktura, at sa lahat po ng mga kanyang pong programa, kasama po ang kanyang pagiging pag-i-chair po ng energy, ang ating pong magiging tambang sa grupo ito. Ayon pa kay Bukal Umali, inaasahan niyang sa bago niyang tungkulin, marami siyang matututunan sa mga kasamahang mambabata sa sangguniang panlalawigan. Sa pagampan sa kanyang bagong tungkulin bilang SP ex officio member, inaasahang higit na maisusulong ni Bukal Umali ang kapakanan ng mga barangay sa lalawigan at matutugunan ang mga panlehislaturang pangangailangan at usaping kinakaharap ng mga barangay. Kaugnay nito, inaprubahan din ng SP ang kapasyang nagpapaabot ng pasasalamat kay dating Bukal Ariola sa kanyang naging paglilingkod sa SP simula Enero 2014 hanggang nitong nakarang 30 ng Hunyo. Marami ng mga pangyayari na napaulat na may mga nakukulong na nadamay lamang o idiniin. Kaya masasabing nadamay lamang sila at nakasuhan dahil sa isang frame up. Sa ganitong pangyayari, hindi lamang ang mismong may katawan ang nagiging biktima, kundi maging ang kanilang pamilya na umaasa sa kanilang ikabubuhay. Tulad na lang ng pagbalita kamakailan na tumataas na ang kamay bilang tanda ng pagsuko ng isang suspect, subalit binalil pa rin ito ng isang pulis. Ang mga ganitong pangyayari ang nagbunsod sa Commission on Human Rights na magbigay ng oryentasyon hinggil sa pagkakaroon ng maximum tolerance sa mga suspect. Narefor Report. Nararapat na magkaroon ng mga kasapi ng Philippine National Police ng maximum tolerance sa mga bilanggo at nasasakdal at sundin ang proseso ng batas upang mabago ang imahe ng kapulisan. Itong binigyan diin ni Commission on Human Rights OIC Mimaropa Regional Director Attorney Jacqueline Ann C. De Guia sa harap ng mga provincial director at mga hepe na pulisya mula sa iba't ibang bayan at lalawigan sa Mimaropa Region sa ginanap na Consultative Regional Board Dialogue on Torture Prevention sa Philippine Police Office sa Barangay Suki kamakailan. Power of some policemen, vigilante mentality, suspected rapists, murderers, drug pushers deserve to be tortured, personal problems where innocent detainees bear the brunt of their anger, and iniisip ng ilan natin kasamahang pulis na pagpulis ka, angat ka, at ikaw preso ka, gumalaw ka. At kapag hindi maganda ang ginawa ng preso, sigurado may tama ka, kaibigan, kay mamang pulis. Iniisip din nila na hindi naman makakapagreklamo kasi kapag nagreklamo si poging preso, may talalagyan ka. Naging panauhin sa naturang dialogue si Provincial Administrator Nelson Melgar bilang kinatawan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. at PNP Regional Director Police Superintendent Dennis Hurilia Peña. Dito binigyan din ni Provincial Administrator Melgar ang pagkakaroon ng aktual na pagsasagawa at pagpapakita ng pagbabago sa pakikitungo sa mga bilanggo o sa mga suspect ng krimen mula sa hanay ng kapulisan na madama ng una na dumadaan sa legal na proseso ng batas ang paglilitis sa kanila. Ang problema natin is how can we control yung unnecessary torturing. Isa, tama sinasabi, to extract information. If you do not know the process of extracting the necessary information, that gets to be a problem.
ano talaga natin aayusin ito? Siguro, strengthening of the relationship between the BNP and the civilian sector through our advisory councils. Ewan ko, if na-create na ng ayos ang municipal advisory councils, diba sa mga iba't-ibang munisipyo, if this has already been created, then it should be strengthened. If not, then it should be immediately created. Para sa ganun, nagkakaroon tayo ng monitoring arm at pati naman ang kapulisan na nakuha ng katulong from the civilian sector. Hanggang hindi kasi natin napagtitibay ang pagtutulungan, magiging mahirap ito at makikita ng mga kapulisan sila ay nag-iisa sa kanilang krusada. Sinabi naman ni Atty. De Guia na habang itinatagubili ng CHR ang pagkakaroon ng maximum tolerance sa mga inmates, kinikilala rin naman nila anya ang karapatan din ng mga tagapagpatupad ng batas sa mga piling sitwasyon, partikular ang naaabuso na rin nilang pagkatao o ang paggamit sa kanila ng mga opisyal ng bayan para sa sariling kapakanan. I realized that there was a need for a paradigm shift. There was a need for the CHR to come up with a different approach in addressing the problem of torture. Kasi po dati, it used to be antagonistic, it used to be adversarial, di ba? It wasn't an inclusive and participatory approach. And I realized that that kind of approach does not really bode well for our institutions. Because if you have a problem of torture, your institution looks bad, my institution looks bad. And it's time for us to have a partnership based on a project that will seek to be positive. Sinabi rin ng inhinyero na hindi lahat ng karapatan ay maituturing na human rights. Gayon din kung nagkasalaan niya ang isang tao, nararapat itong ikulong at hindi pahirapan o saktan. And human rights right now espouses the rule of law. It's not an ideology, it's not a propaganda, it's not an altogether separate field of study. But we are also anchoring on the rule of law. Now, tell the regular rank and file policemen, ano ba kasing sabi ng batas? Pag nakasala ang isang kriminal, ang sabi lang ng batas, ilagay sa bilangguan. Hindi naman na sinabi torture yan. So that's what I call their attention to. And of course, sabi ko nga, the vigilante attitude. Of course, if you're already the law enforcer, the apprehender, and then later on, you're also the executor, you're doing the job of the fiscal, you're doing the job of the judge. Diba? So you are now transgressing the rule of law. So that is something that I would like to impress upon. So samantala, inilatag din ni Atty. De Guia ang mga nabuong panukala upang ganap na maisagawa ng kapulisan ang mga inaasahang pagbabago sa kanilang hanay at magsilbi ang mga tagapagpatupad nito bilang change agent ng pagbabago. Kabilang sa mga panukala ang pagdadagdag ng pondo para sa kakulangang pasilidad, ang paglilipat ng pamamahala sa mga inmates sa Bureau of Jail and Management mula sa local government unit, pagkakaloob ng karagdagang pondo para sa mga kinakailangang pagsasanay ng mga pulis hinggil sa pag-a-apply ng pinakamataas na tolerance sa paghahawak ng mga nagkasala at iba pa na ipaabot ng CHR sa pagdalo nila sa National Symposium. Inilahad din Atty. De Guia ang CHR Resolution Number 896-005 na nagsasaad ng kapangyarihan ng CHR na mag-imbestiga hinggil sa karapatan ng mga bilanggo laban sa pisikal na pananakit, mga parusang sobrang nakakababa ng moral at kaisipan, garantiya ng pagsasagawa ng investigasyon laban sa pagpapahirap, pananakot o pwersahang pagpapapirma sa dokumento, pantay na paglilitis ng naaayon sa umiiral na batas, pagsasalvage at paghahalughog ng walang search warrant. Nakatakda rin pumili ng best practices na i-adapt ng nasyonal upang makatulong sa pagpapaigting ng magandang samahan sa pagitan ng pulisya at komunidad na nasasakupan ito. Nominado rito ang best practice ng Oriental Mindoro na Mangyan Desk at PNP Learning Center na aprobado at kinikilala ng Department of Education. Ang gawain ay bilang paghahanda na rin sa nakatakdang United Nations International Day in support of torture victims sa Hunyo a 26. Susunod, maging food basket ang Santo Doro ng Lalawigan, pangarap ni Mayor P. Let examination isasagawa. At tampok po namin sa edisyon ito ang batang Mindoreño na pumasok sa The Voice Kids Season 2 Blind Audition.
Huwag po kayo maglilipat. Ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Kapitolyo para sa mamamayan. Lingid sa kaalaman ng lahat. Sa panahon ng tag-ulan, sila'y umaatake. Isang 100 milyong katao sa mundo ang nabibiktima kada taon. Sa bilang na ito, 20,000 katao ang namamatay. At 75% nito ay mula sa Asia. Maaring hindi mo alam, subalit isa itong banta sa seguridad ng kalusugan ng bawat pamayanan. Kailangan nating lumaban. Kailangan nating palakasin ang puwersa ng paglaban sa dengue. Sapagkat ang pagkalat ng dengue ay walang sinisino. Kung hindi mag-iingat, ikaw, ang iyong pamilya, at maging ang iyong pamayanan ay maaaring maapektuhan. Kinakailangan ang pagkakaisa at pagkilos ng lahat ng sektor. Sa laban na ito, hindi tayo dapat magsawalang kibu lamang. Ito ang tamang panahon upang tayo'y sama-samang kumilos. Ang lahat ng kinakailangan at pamaraan upang labanan ang sakit na ito ay nararapat lamang pag-ibayuhin pa. Kaya marapat lamang nalaanan ng pondo ng pamahalaan ang paglaban sa dengue. Tumugon tayo sa panawagang ito sapagkat ang pagtugon mo ay isang responsibilidad. Kinakailangan na nating umaksyon ngayon! Taon-taon tumataas ang bilang ng mga nakakagat na mga asong pinapabayaan lamang ng mga may-ari na nakagala. Mga asong maring may rabis. Subalit alam nyo bang hindi ipinanganak ang aso na may rabis? Magkakarabis lamang sila kapag nakagat sila ng asong may rabis. Dito, mahahawa ang inyong alaga at magkakarabis na rin sapagkat ang rabis ay isang mapanganib na sakit ng aso at kapag nakakagat ito sa tao, may posibilidad na maghatid ito ng kamatayan. Ang Marso ay Rabies Awareness Month. Simulan nating pababain ang mga nakakagat ng aso. Pamunahan natin ang pagiging responsible pet owners. Gawin natin ang tama ang pag-alaga sa kanila. Dahil kapag walang nakagala, walang makakagat. At kapag walang nakagat, walang rabies. Naaayon sa ating batas ang nakagat ng aso natin, pananagutan natin. Itali at huwag pag-alain ang alagang aso sa labas ng bakuran. Regular na pabakunahan ang inyong alagang aso taon-taon laban sa rabies at iba pang sakit. Alagaan sila ng tama. Bigyan ng bahay, pakainin at painumin ng tubig. Hindi pinanganak ang aso na may rabies. Kaya kung hindi sila nakagala, hindi sila makakaga at hindi sila makakawa. Maging responsable tayong tagapag-alaga para iwas sakit ng ulo. Tiyakin. Itali natin ang ating mga aso. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Veterinary Office at Office of the Governor Communication and Public Relations Services Division. Ang mayamang lupain at ang pagsisikap ngayon ng administrasyon ni Mayor Salvador P. sa bayan ng San Teodoro na pagyamanin ito hanggang maging food basket ng lalawigan. Ito ang vision ni Mayor P. para sa bayan ng San Teodoro. May report si Randy Digma. Ang ano nga namin ay yung aming livelihood program, ma-push din namin sa aming kababayan. Kasi doon nakasalalay ang kaunlaran ng aming mamamayan sa livelihood program. Kasi magiging gusto namin, kami na nalamnunungkulan, gusto namin maging food basket ang San Teodoro sa buong Oriental Mindoro. Ito ang ipinahayag ni San Teodoro Mayor Salvador R.P. sa pakikipanayam ng KPSM sa kanyang tanggapan kasama ang mga miyembro ng Sanggunyang Bayan ng San Teodoro noong Hunyo 26. Maliban anya sa pagiging food basket, marami pang mga panukalang proyekto at mga kasalukuyang pagpupunyaging pangkaunlaran ang isinusulong ng kanyang administrasyon
katulad na lang ng pagtutok sa agritourism program at iba't ibang livelihood program sa tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang DSWD. Ayon kay Mayor P, isinusulong ng pamahalang bayan ng San Teodoro sa ilalim ng kanyang pamumuno ang iba't ibang mga programang mag-aangat sa pamumuhay ng mga mamamayan na nakaangkla sa anyay vision mission ng kanyang kasalukuyang administrasyon. One town, one product. Ang isa ay yung aming milking buffalo na aming nakahingi rin kami sa DTI ng machine to process the milk, pasteurize the milk. Isa yon. Yung aming pinamimigay na manok, free-range chicken, namigay na kami ng 7,000 sa lahat ng farmers. Tapos namimigay pa kami ng 5,000 layer chicken to produce egg. Magiging meat producer kami, magiging egg producer ang San Teodoro, at saka yung mushroom culture. Ilalagay na rin namin yung aming laboratory to produce spoon. O mamimigay kami ng seed sa aming kababayan para maging ang San Teodoro ay hindi dinadaan-daan ng lamang, makakapagbenta sila ng kanilang mga mushroom burger, yung mushroom na dry mushroom, at saka yung aming beekeeping. Akala mo sa San Teodoro ay marami kaming coconut. Hindi kagaya ng ibang bayan na during mango may kwan sila yung hindi may season ang pag-fruit bearing, pag-produce ng flower ng kanilang mga halaman. While the coconut ay all season yan, may bulaklak yan. So yung aming bee ay maraming pagkain. Makakapag-produce kami ng maraming pulot. Magiging tourist attraction yan. At same time, nakakatulong sa kababayan namin sa kanilang livelihood. Naikwento rin ng punong bayan sa KPSM team ang naging pagbabago sa kanilang bayan. Hangad din niya na magtuloy-tuloy ang progreso ng kanilang bayan sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan. Kaugnay pa nito, ipinahayag ni Mayor P ang kanyang pasasalamat sa malaking suportang ibinibigay ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa kanyang bayan. Kaya gayon na lang anya, ang kanya ring pagsuporta at pagtitiwala sa mga proyektong isinusulong ng gobernador, tulad anya ng panukalang pagtatayo ng tulay na mag-uugnay sa mga lalawigan ng Oriental Mindoro at Batangas. Kasama dito ang mga daang mag-uugnay sa Oriental at Occidental Mindoro tulad ng Puerto Galera Abra de Ilog Road at Victoria Sablayan Road. Ipinaliwanag niyang kung maisasakatuparan ang mga malalaking proyektong ito, magiging malaking adbentahe rin ito para sa bayan ng San Teodoro. Ipus nila maging progressive ang aming livelihood program sa kanila. Sapagkat kagaya ng sinabi ni Governor na 5 years from now magiging magkakameron ng tulay ang Oriental to Batangas. So, at saka yung Occidental, true and true na yan, Occidental, Oriental. So, yung mga tao dito ang daan sa amin. So, dapat ready kami. Yung aming vision na maging food basket ang San Teodoro, sana ganun kami ka-ready na piniprepare namin ngayon sa aming livelihood program. Samantala, dahil anya itinapos na nila ang politika sa kanilang bayan sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, nagpahayag naman na malaking pagsuporta ang mga kasapi ng sangguniang bayan sa pamunuan ni Mayor P sa pagsusulong ng iisa nilang layunin, ang mayangat ang pamumuhay ng mga taga San Teodoro at higit pa itong mapaunlad. Sabi nga, hindi naman ganun nung nakaraang administrasyon. Ibig sabihin ngayon, nakikita namin yung sabi nga, nakikita na namin yung maayos na pakikikwa namin sa aming mga kababayan, at talagang kumbaga hindi man nahigitan dahil kasi tayo ay nandun pa lang sa unang termino. Kumbaga tayo ay step by step ay hindi naman ganun ka tataas yung kwan, at sabi nga
dadating at dadating ang panahon, yung nakikita natin ay sabi nga, sa pangunguna ng ating punong bayan, ay nakikita namin yung talagang napaka-mabilis na improvement ng bayan ng San Isidro, lalo-lalo na pagdating sa agritourism. Nandun lang ang isa naming, dahil kasi ang San Isidro ay dadating ang araw ng isang alternatibong bayan ng turismo. Una kaming mga nanunungkulan sa pangunan ng punong bayan, at pangalawang punong bayan at ng sangguniang bayan, winakasana namin ang politika sa bayan ng San Isidro. Pumamagitan ng pagkasama-sama namin sa isang layunin, sa isang tumuhin tungo sa ikauunlad ng lahat ng mga mamamayan ng San Isidro upang mabilis at maayos na implementa ang mga programa sa bayan ng San Isidro. Ang ganon ay tayo ay patuloy na sumulong sapagkat ito ay isang napakagandang agritourism destination dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, hindi lang sa Oriental Mindoro sapagkat ito ay dito sa buo sa Oriental Tagalog ay dito natin makikita at matatagpuan yung white water natin na dinidevelop ng ating punong bayan kasama na natin kasama ang sangguniang bayan at ganon ay nag-gustro na yung kanyang mga livelihood program at saka yung ano natin at yung mga infrastructure development natin, yung mga farm to market to natin na buksan na natin lahat. Kaya at ang ating ospital ay pinangako sa taong bayan, inibigay na natin yung ating rescue na ano ay lahat ay na-organize na natin. Meron tayong bombero, meron na tayong bagong ambulance, fire truck at plano pa natin magtayo dito ng isang malaking bagsakan center na binili na rin ng pamahalaang bayan. Kung kaya kung sa ganun, ay upang tuloy-tuloy yung pag-ulad ng bayan ng San Isidro. Dahil nga po, unang termino na pa rin lang, gandiyan din yung aking suporta sa punong bayan. Dahil po, para sa kabutihan, para sa ikaw-ulad ng bayan ng San Isidro at lahat ng mamamayan, full force kami. Hindi kailangan na bakit mo kailangan pang hindian ang mga programang maganda at papakinabangan naman ng bawat isa. San Isidro has to level up. Kailangan kasi natin ng medyo magandang pagkakakitaan para may income para loob ng sipyo. Meron na kami mga hydro. Yan ay sapat na para magkaroon ng kita ang San Isidro. Meron na rin kaming waterworks. Inaayos namin ito although medyo may mga difficulties pa kami inaharap ngayon dahil may mga kulang-kulang pa kami sa supply. Pero hopefully, by year 2015, ma-resolve namin yon. And then ang isang naming ina-aim ngayon ay ang tourism. Kasi mag-i-increase din ang income ng San Isidro once na may tourism industry kami ipinasok dito sa San Isidro. Sa namin ang politika para po sa ikaulan ng San Isidro, ang pagsama-sama po namin ay para sa ikaulan at maraming mga proyekto na dumarating. Yan po ang aming hinahangad sa bayan ng San Isidro. Tuloy-tuloy ang asenso. Lahat po ay siguro wala na kaming masasabi para po siguro magiging maganda, walang kaguluhan sa Isidro. Ang lahat ng projects ay binigay na ng punong bayan at sa suporta po ng sangguniang bayan ay kami po ay umaasa na gaganda ang resulta ng lahat ng ating lamang. Randy Digmo, KPSM. Sa mga guro na hindi pa nakapapasa sa LET examination, palaging nakaalalay ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng ESD sa pamumuno ni Antonio Magnaye upang matulungan ang mga itong makapasa na. Nagbabalik si Randy Digma. LET sa Oriental Mindoro National High School o OMNHS Lungsod ng Kalapan sa darating na Setyembre 2015. Layunin itong alalayan ang mga hindi pa nakakapasa at ang bagong graduate sa kolehiyo na may kursong education, gayon din ang ibang kursong kumuha ng education units na kukuha ng eksaminasyon para sa pagtuturo upang hindi na kailangan pang lumuwas ng lungsod ng Lucena at Maynila ang mga lugar kung saan isinasagawa ang eksaminasyon. Ngayon, dahil sa lalawigan na ito isasagawa, malaking katipiran sa mga kukuha ng eksaminasyon ang pamasahe, bayad sa accommodation at iba pang gastusin. Kaugnay nito noong 9 hanggang 11 ng Hulyo, nagsagawa na ng mobile registration ang mga kawani ng PRC Lucena sa Divine Word College of Kalapan High School. Umalalay naman sa mga aplikante ang mga kawani ng Education and Employment Services Division o EESD, Office of the Governor. Sa tala ng EESD, umabot sa mahigit 1,000 bagong guro ang bilang ng mga nabigyan ng serbisyo na nakapag-file ng aplikasyon.
malaking pasasalamat naman sa pamahalang panlawigan sa pamuno ni Gobernador Umali ang ipinaabot ni Naginang Annalyn D. Orsoa ng Mansalay at Rorizel A. Fitalco ng Rojas na kapwa nakapagproseso ng aplikasyon sa pag-iinisyatiba ng ganitong gawain. Pinagpapasalamat sa kanila, sa kanilang tulong, sa pakikipa-operate na dito po ginawa yung LED na ito. At talagang malaking tulong po yun para sa amin. Lalo ko na po kay Gobernador Umali po. Kami po yung nagpapasalamat. Kaigaw po, Gobernador Umali. Personally po, napapasalamat po ako sa kanya dahil napakalaki po ng tulong na dito po nag-conduct ang PRC para po sa LAT examination po. Lalo-lalo na po sa akin, bilang may anak po akong maliit, hindi ko na po kailangan mag-travel ng Manila. Masyado pong time-consuming po nandoon, tapos kasama po ang budget. So talaga pong malaki po ang tulong nito para sa amin. Magkakatuwang na pinangunahan ang gawain ng PRC, EESD, DWCC, City Public Employment Service Office PESO at Globe Telecom. Randy Digma, KPSM. Hindi hadlang ang kahirapan sa mga pangarap kung magsisikap at kikilos upang makamit ito. Sa edisyong ito ng KPSM, tampok po namin ang isang batang mula sa kahirapan ng buhay ay nangarap at nagsisikap na sa pamamagitan ng kanyang talento sa pag-awit ay maabot niya ang kanyang minimiti sa buhay. Tungayan natin ang kwento ni Joshua Torino, ang batang Mindoreño na ngayon nasa team ni Miss Sara Jeronimo sa The Voice Kids Season 2 ng ABS-CBN sa special na ulat ni Randy Digma. Dito, kayo ang bida. Kayo ang bida. Ito ka mga kwentong punong-puno na masaya ang pangyayari sa harap at likod ng camera. Dito, kayo ang bida. Dito, kayo ang bida. Tutularan ka ng sunod na salilahi. Uy. Kapuri-puri. Nagpupukay sa makabahagong bayani. Ang buong bansa'y nakakasalamat. Don't do it! You're not gonna like this! Siya si Joshua Aday Torino, 11 taong gulang, pang-apat sa limang anak ni Mang Julito at Aling Feli Torino ng Barangay Malamig, Lungsod ng Calapan. Siya ang batang Mindoreño na nakapasok sa The Voice Kids Season 2 Blind Auditions ng ABS-CBN. Mula sa humigit-kumulang sa 14,000 na kabataang nag-audition mula sa iba't ibang panig ng bansa, napili si Joshua at napabilang sa piniling 126. Mula sa bilang na ito, pinili ang 54 na finalists para mag-perform sa blind auditions. Sa malaanghel na tinig, nagawa ni Joshua ang mapaikot ang tatlong coaches na sina Bamboo, Leia at Sarah. Ngayon, kabilang si Joshua sa 18 mga batang nasa team ni Coach Sarah Jeronimo.
dito sa Barangay Malamig, Lungsod ng Calapan. Matatagpuan ang simpleng tahanan ng mga Torino, larawan ng simpleng pamumuhay. Naabutan naming kumakanta si Joshua sa video okay na nirentahan ng kanyang mga magulang. Ang amang si Mang Julito, kinukondisyon ang kanyang tricycle na ginagamit sa paghahanap buhay. Naaktuhan din namin sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa kanilang tahanan. Maliban sa pamasada ng tricycle, kung minsan kumikita lang siya ng 300 to 400 pesos kada araw. Si Aling Feli naman na ina ni Joshua, hindi nagpapabaya sa pag-aalaga sa kanyang mga anak at bilang albularyo, nang gagamot siya sa mga pasyenteng dumarayo sa kanila. Sa aming pakikipagkwentuhan sa kanyang mga magulang, napag-alaman naming 3 taon pa lamang si Joshua. Kinakitaan na nila ito ng talento sa pag-awit. Napatunayan nila ito dahil nang lumaki na si Joshua, nahilig ito sa pagsali sa mga singing contest. Buo naman ang naging pagsuporta nila sa anak. Sinasamahan nila ito kapag kumakanta ang anak sa mga programa sa paaralan, tama, kasalan at piyesta sa barangay. Ang aking anak, simula nung mapapasok sa The Voice, unti-unting maraming grasya na dumarating na katulad niyang siya ay mahal na mahal ng mga tao. Tapos ay maraming nagpapapicture, parang yung saya, yung napakasaya ko at kami ay nakarating doon dahil lahat ng mga pagsubok namin, parang lahat ay nawala. Ayun lang. Masasabi ko sa aking anak, sana ipagpatuloy niya yung kanyang mga pangarap. Naandito lang kami ng mga kapatid niya, naandito kami ng papa niya. Siya ay aming patuloy na susubaybayan kahit saan man siya makarating. Ang hinihingi ko lang sa kanya, huwag siyang lalaki ang ulo at huwag siyang, kung ano siya ngayon, ganun din siya hanggang sa siya ay, kung siya'y sakali pala rin, huwag siyang magbabangon ng pakikisama sa kapwa, lalo't higit sa kanyang pamilya. Nagsimula si Joshua sa pakanta-kanta habang sumasabay sa kanyang lumang FM radio. Mahilig daw kasi siyang makinig sa FM station. Minsan po eh, nasabay po siya sa ano? Yung sa mga ano po, yung mga kanta po ng radio po dati. Yung siya maliit pa. Yung may ipo yung battery lang po siya. Mayroon pa po pero sira na lang. Sa DWXR 101.7 FM, isang local radio station sa lalawigan, unang nakapag-perform si Joshua ng live kasabay ng interview sa kanya ng mga DJ. Dahil dito, maraming listeners ang natuwa at nagpahayag ng pagsuporta sa kanya, lalo na sa kanya mga susunod na laban. Tunay na nakakabilib ang galing ni Joshua sa pag-awit. Hindi lang yun, sa magkakahiwalay na panayam sa kanya, wala siyang ligoy sa pagsagot sa aming mga tanong. Pag po ako nasali sa contest, di ka po sumali po ako sa contest, di po ako nawala ng pag-asa. Ngayon po narating ko ngayon, nakasali na po ako sa The Voice Kids. So, ang sinasabi ko po sa sarili ko, okay lang po yan. Kasi po marami po opportunity. Kakikitaan mo ng natural na talino si Joshua, na isa ring honor pupil sa Malamig Elementary School. Sasali po si Coach Leia, pwede naman po. Pero po, ang nasa isip ko po, si Coach Leia. Ang nasa puso ko po, si Coach Sarah. Simula po pagkabata, siya na po yung lagi kong papunod sa TV, lagi ko po siyang sinasabayan. Para siya na po yung naging idol ko simula pagkabata. Ayon pa kay Aling Feli, si Joshua ay masayahing bata, mabait, palakaibigan at masipag mag-aral. Pinatunayan naman ito ng kanyang guro, mga kaklase at kaibigan. Siya yung bata na masayahing, simple lang siya, palakaibigan at matulungin sa kanyang mga kaklase. Kumbaga tuwang-tuwa ang mga kaklase niya, hindi lang kaklase, pati mga magulang. Nung mapanood nila si Joshua last Saturday, acknowledge na namin sa Lunes nung nagkaroon ng flag ceremony. Masasabi ko lang kay Joshua, sana galingan pa niya para lalo siyang makilala. Tapos madadala din niya sa kasikatan itong aming pa. Mabait po, pati po matulungin, mapagbigay. Good luck sa Joshua. Sana pagpatuloy mong ang pagsali sa The Voice at sa mga contest. Sa lahat po na naging kaibigan ko, siya lang po ang naging mabait na naging kaibigan ko sa dito sa school naman. Sana Joshua, galingan mo sa The Voice Kids. Sana manalo ka. Samantala, nung July 20 sa mismong kaarawan ni Joshua, nag-courtesy call siya kasama ang kanyang mga magulang kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Sa flag raising ceremony,
Naghandog si Joshua ng awitin sa gobernador, sa mga hepe at sa lahat ng kawangin ng Kapitolyo. Isinunod din niya ang panawagan na sanay suportahan siya sa kanyang laban sa The Voice Kids. Ang natatangay ko lang pong hiling ay inyong suporta at prayer po. Lamang po at maraming salamat po. Naging mainit naman ang naging pagtanggap sa kanya ng mga kawani na kumanta pa ng birthday song para sa kanya. Upang maipadama naman ang kanyang sinseridad na pasasalamat sa ipinagkaloob na pinansyal na suporta ni Gob Umali, nag-perform pa si Joshua sa tanggapan ng gobernador. Tapos ang pagbisita sa Kapitolyo, kasama ang KPSM News Team, nagtungo naman si Joshua sa sangguniang panlalawigan upang personal na makipagkita kay Vice Gobernador Bons Dulor at sa SP Board Members na naging mainit ang pagtanggap sa kanya. Pansamantalang itinigil ni Vice Gob Dulor ang sesyon at binigyan ng pagkakataon si Joshua na makapagsalita sa bulwagan. Ako po yung nagpapasalamat kasi ipinahan ko ang ako po'y tuwa-tuwa kasi kahit na sila po ito, maganda po ulit. Hindi ko po kami po sa support at prayers. Kasunod nito, naghandog siya ng awit sa mga bukal at sa mga empleyado ng sangguniang palalawigan. Pinahanga ng batang mga awit ang mga bukal na isa-isang nagkaloob ng kanilang pa-birthday kay Joshua. Sa naging a cappella performance ni Joshua, ito ang pahayag ng sikat ning singer-composer, Bukal Lito Camo. Hanggang natapos yung persista sa nag-refrain at tumalo yung chorus part. Sabi ko, hindi nagbabago yung ano niya. Hindi siya nakawala sa tono. Hindi siya nag-sharp, hindi siya nag-paplat. So, maintain ko lang yung poses mo, ingatan ko at malayo-malayo marating mo. Isa pa, birthday mo ngayon. Dahil birthday mo, pagkatapos yung contest ngayon, talagay kalawa na rin sa kamitin. Ako mismo ang nagbabago. Si Vice Gobernador Bons naman, kinausap kaagad sa kanyang tanggapan si Joshua kasama ang kanyang mga magulang. Binigyan pa niya ito ng souvenir items na mismong si Pope Francis ang nagbindisyon at nagpahayag din ng mga personal na payo. Alam niyo mga kababayan, nakakatuwa. Honestly, ang feeling ko ngayon ay hindi ko may paliwanag. Very mixed emotions kasi bata pa ako nag-start sa politika. Napangarap ko lang yung makapag-develop po ng maraming kabataan na magiging inspirasyon ng bawat Mindoreño. Isa na si Joshua, ano, so masasabi natin na walang ibang pangarap kundi maging inspirasyon lang ng kabataan po. It's given by God ng talents na hindi lahat tayo nagkaroon. Pero tama nga sabi sa Biblia, yung ibinigay ng Diyos na talento sa kanya, pinagyaman niya.
nawa ang talino at saka special talent na binigay kay Joshua ng Diyos ay magamit niya upang humipo pa ng maraming buhay. Maging inspirasyon ng mga kabataan na hindi hadlang sa pag-unlad, sa pagkinang. Ang iyong pinagdaanan, kasalanan sa buhay at higit sa lahat, ang payag na pinagmulan ng ating pamilya at ng ating lahi. So Joshua, congratulations and very happy na may isang mentor rin yung katulad mo na hindi, walang effort. Tama yung sabi ni Sarah, effortless. Kasi kung umawit siya, effortless. Sa isang banda, masama mang sabihin or naiingit ako sa iyo. Kasi pinagkalooban ako ni Lord ng maraming biyaya, pero yung pag-awit talagang hindi niya binigay sa akin. Pero masaya na ako na may mga batang tulad mo na may ganong talent. Pagbutihin mo. We will pray for you. The Sanggunian Panlalawigan ng Oriental Mindoro and our provincial government, si Governor Romale at si Vice Cupons, kasama yung mga board members natin, ay nananawagan sa bawat isang Mindoro niyo. Panalangin po natin si Joshua, isang batang lehitimong Mindoro. So, mga kababayan, tulungan natin. Joshua Turino, ang The Voice Kids 2015 Grand Champion. Sa ngayon, hinihingi ni Joshua ang malaking suporta nating mga Mindoreño sa kanyang susunod na laban at ang kanyang mensahe. Hinihingi ko po ang inyong prayer para sa akin at buong pusong pagsuporta. Kung ano po yung magiging tagumpay ko, para po ito sa pamilya ko at para po sa lahat ng Mindoreño. Maraming salamat po. Marami na ring Mindoreño ang naging kilala sa bansa dahil sa kanilang natatanging talento. Sa ngayon si Joshua Turino ay isa na naman sa maituturing na galing na Mindoro na nararapat ipagmalaki. Sa puso at isip natin, siya agad ang panalo. Sama-sama po natin siyang suportahan sa patuloy niyang paglipad tungo sa kanyang mga pangarap. Sa ngalan ng KPSM News Team, ako po si Randy. And a quote for the day, true friends are like diamonds, precious but rare. False friends are like autumn leaves because they are found everywhere. At yan po ang kalipuran ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyon ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang po sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyon ito. At sa mga opinion, informasyon na nais niyong ibahagi, maaari kayong mag-log on sa aming Facebook account, i-type lang ang Oriental Mindoro.pio. Mayroon din ito sa sariling website, i-type ang www.orientalmindoropio.ph. Ako po muli si Fea Calizan de Leon, sa ngalan ng kapamilya ng KPSM, ituloy-tuloy lang natin ang pag-uugnayan at pagtutulungan. At walang duda, sa ating pagkakaisa, walang hindi makakaya. Sama-sama nating pagsikapang makamit ang mga pangarap ng lalawigang ito para na rin sa higit pang pag-asenso ng Oriental Mindoro. Mm-hmm.